Tsaka hirap pag yung mga ang hirap maging magulang kaya. Yung maging kapatid nga lang, ang hirap, di ba? Yung maging magulang pa kaya dahil ikaw ang susuhit doon sa buong pamilya, di ba? Ikaw ang magiging catalyst ng mga anak mong nag-aaway-away. Di ba? Ganyan. Tapos ngayon pa, ang gulo-gulo ng environment. Kung yung takot ng magulang ng paano mo i-expose yung anak ko doon sa ganitong environment. May social media. Uh-huh. Ang gulo-gulo ng paligid. Ang daming karamdaman. May mga pa-dengue pa ngayon. Pa-polio. Di ba? Nakakaloka. Diyos ko, kaya no, kaya kahit mayayaman ngayon, balik pa rin ang ano, lumakas na naman ang industriya ng katol. Tama. Dapat nga hindi na mawala yun, yung katol na yun. Hanggang ngayon, nagkakatol pa rin kami. Kahit nung bata ako, lumaki ko sa katol eh. Na-experience mo mga katol. Sa Amerika kasi ito lumaki. Sa States, diba? Walang katol? Hindi ko alam kung ano yung katol. Ano tignan mo, sa Amerika, walang katol, pero walang nagkakadengue. Sa Pilipinas, usong-usong ang katol, pero ang dami may dengue. Diba? Kaya nga na-invento yung katol sa atin. Diba? Palaban. Alam mo ba ang alamat ng katol? Ay! Ano yan? Ano yan? Yung sinasabi ko sa inyo. Gamit kayo ng gamit ang mga bagay na hindi nyo alam kung saan nagmula. Kahapon, ano yung alamat mo yung hapon? Ano ba yung kahapon? Alamat ng Divisoria. Ano yung alamat ng katol ngayon? Diyos ko. Ano ba yan? Alamat ng katol! Oh, ano yung katol mo? Ay, Diyos ko. Gusto nyo bang malaman ang alamat ng katol? Diyos ko, kailangan magpauso tayo. Ang alamat ng katol, bow. Nung unang panahon, sa isang malayong lugar. Ay, gaano kalayo? Sa isang malayong lugar na hindi abot ng iyong paningin. Malayo? May isang barangay sa labas ng kaharian. Sa kaharian ng Mutsaka. Mutsaka? Mutsaka. Wala, naisip ko lang ngayon. Basta may kaharian. Mutsaka? Sa kaharian ng Mutsaka. Sa labas nito ay isang mayroong isang maliit na barangay. Ay! Madumi. Ew! Maraming alikabok. Yeah! Maraming basura. At maraming tubig na hindi gumagalaw. Oh! Na pinaninirahan ng mga lambok. Yeah, lambok. Ang mga lambok na salbahe. Ha, salbahe. Nagalit sa mga batang naglalaro. Isang araw, may dalawang magkapatid. Ang pangalan ng magkapatid ay si Bongga. Bongga? At si Jonggoy. Jonggoy tsaka Bongga. Si Bongga at si Jonggoy. Oh, magkapatid? Magkapatid sila. Lagi silang naglalaro. Nilalaro nila yung mga tubig sa timba na hindi gumagalaw, na punong-puno ng butete. Isang araw, parang may kumagat kay Jonggoy. Ano gari? Ano gari? Namantal ang kagat sa kanyang tuhod. Pati ka nakawag liit. Tuhod pala. At dahil kinagat ng lamok ang kanyang tuhod, nangati ng nangati ang kanyang mata. Ha? Maga! Ay! Maga! Kati! Kati! Hindi nila alam, may kagat din pala si Bongga. Ha? Aray ka! Kinagat siya ng lamok sa puwitan. Aray ka! Ngunit ang nakapagtataka, kinagat siya sa puwitan. Pero ilong ang namaga. Ilong ang namaga? Sa puwit kinagat sa ilong namaga? Hindi natin alam, may misteryo nga. Niyakap ni Bongga si Jonggoy. Oh, sakit mo. Oh. Napansin ni Bongga na ang init-init ni Jonggoy. Oh, ay! Mainit ka, Jonggoy! Na naisip niya baka kaya siya mainit dahil sa kagat ng lamok. Mainit ka. Kaya tinanong niya ito. Sabi niya, Jonggoy? Jonggoy? Okay ka, tol? At ganan. Ganda! Parang Divisoria lang. Baka magpauso lang, bakit? Divisoria! Diba? Galing. Kaya mag-iwasan natin ang mga lugar na madudumi, maalikabok, mga tubig na hindi gumagalaw. Tama. Sa mga sosyal ng tawag, stagnant water. Ano? Stagnant water. Oo, kasi dyan daw namumuo yung mga bubuit. Ay, yung mga bubuit. Butete! Yung mga butete na nanganganak at nang... Kitikiti! Butete pala nga yun. Ha? Butete pala nga yun. Kaya nga, may mga butete din dyan na may mga kaibigan kitikiti. May mga kitikiti na nangingitlog na lumilikha ng lamok. Yan. Kaya pala kanina sabi niya butete. Butete, ang laki na kuha natin, di ba? Kitikiti. Ganon. Alam mo, ito hindi naman sa ine-endorse ko, wala tong bayad, pero alam mo, effective yung off-lotion.
by Kenemen. Nagparinig ka pa, ha? Si Ann Curtis, Diyos ko, ang hilig mga ano niyan, bago siya lumabas ng pag nasa shooting kami, ang dami niyang pinapahit kasi natatakot siyang makagat ng lamok. Nagulat ako, pati toothpaste pinahit. Pati toothpaste, para pag kinagat daw siya ng lamok, malinis yung ngipin ng lamok. Hindi siya concerned ka pa, ha? Kaya toothpaste. Ganon. Tingnan mo, tingnan mo yung damit. Kulambo ang sinuot.